anyway, talaga namang maganda ka sa 47, oh, di ba? Oh, ang ganda mo. Oh. Ang ganda mong 47 years old. Salamat, baby, bye. Ang ganda mo. Nagulat siya. Let's watch this. Let's watch this, Rex. Isa lang, please, oh. Bakit ganyan kailangan ganun ka-abrupt ang music? Tsaka ang lakas, eh. Kinabahan ako talaga. May kaldaga. Nandito na naman ba sa likod ko si Ogie Alcasi? Kala ko kinaldag ako ni Ogie Alcasi sa dulo. May pitik, eh. And, bakit parang kayo hindi kayo nanaba? Ilan po ba ang anak nyo? Dalawa po. Kasi yung iba talaga ang dami. Pero kasi yung partner niya, meron ding dalawang anak. Eh, hindi naman siyang nagdala nun, Bong. Hindi mo kasalanan talaga. Kasi nagdala nun yung... So, kamusta kayo today? Are you happy today? Sobrang-sobra. Meme bias ko. Nararamdaman mo lang yung nararamdaman ko. Parang bumagsak na ang buong langit sa akin. Oh? Di ba pag sinabing ganun, parang malungkot yun? Parang binagsak na ko lang. Dalawa pa ang ibig sabihin. Parang negative yun. No, pag langit po sa akin, positive lagi sa akin yan. Eh, pag bumbilya. Binagsakan ka ng bumbilya. Yun lang po, pag bumbilya, pisa ka nun. Masakit yun. Oh, so masayang-masaya siya ngayon. Hindi ka sad ngayon. Hindi po. Kasi alam mo kagabi, nai-stress ako. Bakit? Nagbabasa ako sa Twitter ng mga messages. Puro, Meme, I'm sad. Meme, sobra kong lungkot ngayon. Oh. Meme, I'm super sad today. Please help me, ang sad ko talaga. So, nagsa-Zoom meeting kami nung mga staff ng show team. Sabi ko, hoy, ano ba to? Sabi ko, ganun, bakit ang mga text sa akin, ang mga messages, puro I'm so sad? Is this a trend? And na-bother talaga ako na bakit ang lulungkot ng mga tao? Yung pala, ang ibig sabihin nun, nanghihingi ng iPhone. Kaya pala. Uso pala yung kasi pala parang anong... May in-explain yung meron daw isang follower si Power Mac sa Power sino si Power Mac? Si Mac. Basta nagbebenta ng iPhone. No? Basta yon. Parang may nag-message na isang tao na sabi I'm so sad tapos binigyan niya ng ng iPhone. Pwede ba kami doon? Red, I'm so kaya sad. Kaya pala sabi ko, trend ba ito? Na-bother talaga ako kasi hapon pa lang nababasa ko na yung meme help me. I'm so sad. Sa ang dami talaga, yung pala nang hihingi ng iPhone. I'm so sad. I'm so Visit sad. Muntik akong ma-depress ng madaling araw dahil sa mga may yung pala sa iPhone ang gusto nyo, mga lintak kayo. Ano ba yung pinabitingan nyo sa magpasigat? Ha? Ano ba yung gagawin nyo? Yung gagawin nyo sana. Hindi na-approve sa amin. Ayun, kaya happy ka naman. Yes po. We are so happy to know na happy ka ngayon yes. Kasi iba din ang pinagdaanan ni Nanay Arlina. Correct. Siya ay nagkaroon ng cancer. Meron po pa, meron pa po ngayon. Meron pa po. Opo. Cancer ng? Breast cancer. Breast cancer. Yes po. So, ano yun, Ogi? Karil? Wala. Okay ba? Mag-a-adjust kami. Ano yun? Zoom meeting tayo. I'm so sad. Yun yung pinag-usapan namin. Oh, maging happy ka rin soon. Anyway. Alam ko, bibigyan mo eh. Siya pa ba ang mga hingi? Si Ogi Alcasi. Ako nga, binibigyan niyang sila mag-asawa. Anyway, cancer of? The breast. Of the breast. Na meron pa rin hanggang ngayon. Yes, meron po. Di ba may mga stages yan? Anong pong... Ductal carcinoma in situ po yung sa akin. Means to say zero. Kaya lang po, ganun siya ka-active. So, nag-oral chemo po ako ngayon. Ah, okay. So, kailan niyo po nalaman yung ganyang balita last na Last year po. Last year. Apo. Tapos, kayo yung nagsimula ng magpagamot o inoperahan ba kayo? Actually po, nagtatrabaho ko sa KTV bar. Family KTV restaurant. Meron po kaming health card. So, nakita ko lang nung sinamahan ko yung mga staff namin na magpapa-medical, nakita ko lang, uy, libre yung mammogram. Magpa-try na mammogram? Ako. Mammogram is yung po yung pinaka parang testing sa suso ko, sa breast ko para po malaman kung meron ano po yung mga nasa inner. Mammogram. Yes okay. Po. Yun po, minamogram po ako. Hindi po kayo nagpa-ano, second opinion? Hindi po, sir, pagka sa mammogram po kasi, hindi naman hindi po, na yung doctors po, pabaparirid nyo lang. Pero yung mammogram po, ano na po yun, sure na po yun. Ngayon po, nakita na nga po. Sa totoo lang, Meme Bice. Kaya po ako nandito dahil gusto kong maging masaya.
Ano ba kita? Kasi kanina, sinasabi niya, sobrang saya niya. Yes. Sobrang saya niya na meron pala kayo pinagdadaanan na sobrang bigat. Hindi, ayaw ko umiyak kasi sa papangit ako. Hindi, okay lang. Hindi naman nakakapangit ang pag-iyak. Ang nakakapangit yung pinipilit umiyak. Oo. Pero yung kusa ka naman iyak, hindi yung nakakapangit. Ayaw ko. Gusto ko moment ko po ito. Gusto ko maging maayos ako sa harap ng madlang people. So, nakapagpagamot na po kayo? Anong... Inoperahan na po. Inalis na po yun. Naalis pero na. Nag-oral chemo po ako ngayon. At meron pong minomonitor sa right breast ko din. Mm-mm. Pero at least ngayon, maaga mong nalaman yung karamdaman mo din. Yes po. Aksidente lang po. Nakita ko lang na promo po sa card. Mm-mm. Saan kayo kumukuha ng ano, ng yung drive and enerhiya, saya, ngiti, pag-asa, ano pong... Mabait na lagi anak ko. Doon ako kumuhugot. Umuhugot. Lagi niya sinasabi sa akin, Mami, kung meron kang big C, cancer, may big C din ta sa puso natin, Christ. Yes. Lagi niya sinasabi sa isip ko, kaya nawawala, iiyak sa akin. Sabi ko, tanda mo, hindi ako iiyak. Maraming taong ano eh, wala pa nga, hindi pa nga cancer ha, di ba? Pero yung, hindi nila talaga makuhang maging masaya dahil meron silang pinagdadaanan. Paano yun? Paano po ba magiging masaya talaga kung ang bigat ng pinagdadaanan? Mimi Vice, ang pagiging masaya po ng tao, hindi naman po inahanap yan. Makikita nyo na lang, dadating na lang sa inyo na, uy, gusto kong maging masaya eh. Gusto kong maging masaya. Sa mga anak ko lang, masayang-masaya na ako, Mimi Vice, pagkasama ko sila. Yun na yung complete, complete na ako doon, Mimi Vice. Wala na akong material na kailangan pa. Ngayong naranasan nyo po yan, natatakot kang mawala anytime soon. I should face the greatest fear po, yung death. Kailangan ko na po siyang harapin, pero pinagbalabang ko pa lang po dahil sa anak ko. Yung tadhana po, minsan po kasi ang tadhana talagang mapalabiro yan. Minsan pag nilaro ka niyan, labanan mo na lang eh. Bigyan mo siya ng magandang laban. Dapat harapin siya. Yes po, bigyan mo siya ng magandang laban. Pero yung anak niyo umuwi? Yes po. Galing siyang lugar? Australia po. Australia, bakit siya umuwi? Kala ko malalim nung itatanong. Hindi. Gusto ko na kayo umuwi. Galing siyang anong lugar? Sana pinasa mo na lang dito. Nung nakatapos po siya pumunta sa Australia, kaso po inabutan ng lockdown. Okay. Ngayon po, Mami, sabi niya sa akin. Business class economy. Economy lang po. Para mas may walang kwenta na tanong. Economy lang po. Yung anak niyo umuwi, di ba? Oh. So, galing sa anong lugar? Sorry. So, umuwi siya para alalayan kayo, suportahan kayo. Isa po yun, pero nawalan po siya ng trabaho doon sa Australia. Sabi ko, o anong gagawin mo? Sabi niya, Mami, nag-extra ako para makaipon. So, merong mga binibigay ang government nila doon. Inantay niya lang po yun. Parang ayuda natin dito po. Pero yung anak mo, di ba, gumawa siya ng ano, ng kampanya sa Kumu. Yes. Para makahumingi, para makahingi po humingi ng pang-operation ko po. Kasi paano? Napakalaki. That time po kasi, Meme Vice, ang mahal ng opera, ang daming gagawin muna bago ka palang magpa-opera. Swab test, platelet, pneumonia test. Anong ginawa niya sa, nag-stream siya sa Kumu? Anong yes, kumakanta po siya? Anong ginagawa niya doon? Kumakanta po siya. Pas, yun na po, parang nagpa-game siya para maka-raise po siya ng para itulong niya sa akin. Magkano na ano niya, naipon? Almost 100 plus po. Oy, malaki yun. Malaki po kasi talaga, Meme Vice, yung naging ano ko noon. Kasi wala pong mga room na mura noon. Kasi sasabihin sa iyo ng ospital, ay, pasensya na po, wala tayong available na gano'n. Dito po muna lang kayo sa medyo second class na, naku, paano po yan, di po namin kaya. Eh, wala po, makakasama nyo yung mga COVID. Mm-mm. Sabi po sa akin, edi. Nung nakakuha kayo ng maraming tool, kasi ba ang hirap lalo na pag hindi ka handa, di ba? Pero yung pag naramdaman mo, ang daming tao, kakilala at hindi mo kakilala, na tumutulong sa'yo, tumutulong sa'yo para mapagaan ang pinagdadaanan mo, anong na-realize mo doon? Na-realize ko, Meme Vice, na kahit pala ako ganito, marami pa rin palang magmamahal sa akin. Kasi siyempre, Meme Vice, hindi ko naman
lalo na pag hindi mo naman kakilala yung tao, tutulungan mo ba yun? Siyempre, hindi, diba? Pero yung in return na gawang ka agad nila ng mabuti, wala ka namang ginawa, napakahirap po nang gawin. At saka ang bongga rin talaga ng mga tao na gumagawa ng mabuti sa kapwa kahit wala namang maigaganti sa kapalit. Kapalit. Diba? Ang bongga-bongga talaga nun. Yung tumulong sa hindi kakilala, sa bago mong nakilala, tumulong nang wala kang... Diba? Yung ganun, ang bongga nun. Kasi kanina nakikinig ako habang nagbe-makeup ako sa kotse, tumugtog yung Wild World ba yun? Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by. Well, just wanna smile. Ooh, baby, baby, it's a wild world. And I'll always remember you like a child girl. Saka may party yung ano, yung... parang... And if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things out there. There's a lot of bad everywhere. Because there's a lot of bad everywhere. Diba? There's a lot of bad everywhere. Right now, parang ang dali nating makakita ng masama. Ang dali nating makakita ng pangit. Ang dali nating makakita ng mabigat, ng masakit. Diba? Ang dali para sa atin yan. Pero ang kagandahan... bigla rin nating nararamdaman. Ang sarap na bigla mong maramdaman na, ay, ang daming masama, pero mas marami pa rin palang mabuti. Yes, yes. Ang daming mabigat, pero mas marami pa rin palang magtutulong-tulong para gumaan. May madidilim, pero may mas marami pa rin palang maliwanag. Yes po. Diba? May lungkot, pero mas maraming dahilan para maging masaya. Maraming yes, tumutulong po ng palihim. Yes. At mas maganda ngayon, hindi kailangan palandakan na, tumutulong ako! Diba? Yeah. So maganda yung hindi mo ka kakilala eh. Diba? Tinutulungan ka. It's a wild world, but it's still a good world after all. Yes. Diba? Okay. Maraming salamat sa na-share mong story sa amin. Rinani number 2, Arlene Marcelino. Liliwanag na ang entablado para sa pinakamagagandang babae sa balat ng lupa. Ang ating mga ulirang ina ay sasalang na sa ating palasyo. Ito ang Reyna ng Tahanan!